So, kamusta po mga ka-streetwise? Ako po si Takeru Miyamoto at welcome po sa aking munting channel. So, mga kababayan, tulad nga po na sinabi ko nga po kanina, na napapansin na nga po natin na may mga or marami na po talagang mga pinklawan, dilawan or kakampink, ngayon po ay nagbibigay na nga po ng suporta sa Presidente Bongbong Marcos. Na ito lang sinasabi ko dito. Hindi na po natin talaga mababago yung utak ng mga pink, ng mga kakampink na yan. Na kunari, 'di ba? Ano bang pinaglabanan natin ng eleksyon? 'Di ba? Yung kakampink ang prinsipyo ng mga yan, si BBM magnanakaw, si BBM may ill-gotten wealth, si BBM merong hindi nagbabayad ng tax. Yung mga bagay na po na yan, mga kababayan, karamihan sa mga kakampink, hindi na po natin mapagbabago yung mga iniisip ng mga yan. O, di ba? So, stick na tayo doon. Okay na, sige, kung paniniwala nyo yan, okay na yan. Kahit na ilang beses na po natin na-debunk yan. Debunkable po kasi yun. Di ba? Tulad na ng sinabi ko nga po dati, kung napatunayan naman talaga sa korte na talaga magnanakaw ang mga Marcos. Pero ang hinahanap po kasi natin dito is yung court decision with final execution na magnanakaw ang mga Marcos. Hanggang ngayon, wala. Ang dami ko pa mga nakadebating mga kakampink ng eleksyon, ang pinapakita lang nila sa akin na court decision is yung nangyari noong 2003. Yung ano, yung GR number, ano, kalimutan ko na, pero yung tungkol yun sa ano, sa Swiss account. Na hindi naman yun ano, na hindi naman yung criminal case, di ba? So, wag na natin pag-usapan 'yan. So, pagdating po sa mga ganung mga bagay, in my own opinion, wag na po natin ipaglaban sa mga pink 'yan. Kasi paniniwala na nila 'yan. Pero ang nakakatuwa lang kasi dito, ewan ko lang kung natutuwa kayo dito. Well, mga bitter pa rin, nakikita ko, may mga pitik pa rin sila, may mga batikos pa rin sila sa presidente na okay lang yun sa akin. Walang problema yon. Bumatikos kayo, walang problema yon. At least, ang importante dito, constructive. Hindi destructive, constructive, okay lang yon. Hindi po katulad ng mga DDS na nakikriticize sila para tanggalin ang Presidente Bongbong Marcos. Iba kasi yun eh. Iba yun. So ngayon mga kababayan, ang nirereklamo ngayon ni Sas at saka ni Joey na hindi naliligo, ito. So may nag-post kasi sa TikTok and actually kumakalat na rin po ito. Diba, kakamping ako, support ako para sa Pangulong BBM, para sa Future with Love. Ayan. Ito yung una ko napansin. And then, pati din po, tumintingin din po ako sa mga ibang mga post sa Facebook, diba? Ito, ewan ko lang kung totoo ito, no, na sinabi ito ni Enzo Recto, no? Sabi ni Enzo Recto na isang kakamping din, basta naisin namin na palawigin ang termino ni PBBM kahit ayaw namin sa kanya. Kesa si Sara ang maging Pangulo, Attorney Enzo Recto. At mga comments din kasi mga kababayan, nakikita rin po natin to. I didn't vote for PBBM last election, pero I'll support PBBM cause okay naman ang performance niya, lalo na sa West Philippine Sea. At kahit grabe ang paninira, pambabasto sa kanya, patuloy lang siya sa kanyang trabaho, lalong-lalo na sa big investment na ipapasok sa Pilipinas. I salute you, sir. Di ba? medyo ano lang eh. Nung una, talaga? Kasi alam naman po natin, yung experience po natin, di ba? Yung experience po natin sa mga kakamping non-bitter. Di ba? Bitter talaga sila. Pero ngayon, nakakatuwa lang tingnan na may mga ganyan na. Pero mga kababayan, ang problema ngayon dito, itong mga DDS. Hindi nila matanggap na may mga ganyang drama na ngayon sa pagitan nga po ng mga PBBM supporter at saka mga kakamping. Hindi nila matanggap. At ang sabi pa nga ni Sas Rogando Sasor, sabi ni ano, ni My Loves, lalabs ko yun eh, si Sas. Sabi ni Sas, una sabi niya troll. Mga troll yan, hindi totoo yan, mga troll. Sabi, di ba ganun magsalita yun, di ba? Ay nako, hindi naman totoo yan, mga troll yung mga yan, bakla. Ganun yun eh. Pero sabi naman ni Joey Cruz, hindi totoo yan. Kasi yung mga kaaway namin dati, nagbanggit na nga na BBM supporter sila ngayon. Sabi. So ang sabi naman ni Sas, ay hindi, mga bayaran yan. Oh, para mas maganda, panoorin lang natin yung dalawa. Teka lang ha. Okay. Ito. Ito yung video ng dalawa eh. So kilala nyo naman yung mga yan, di ba? Si Sas, tsaka si Joey D. Joey D naliligo.
Sige, sige, panoorin natin to. Panoorin natin to. Sige. Kasi may nag-send sa akin. Hmm. Yung ano daw, mga kakamping. Pero girl, it looks like trolls. Na? Huh? Yung biglang meron ng ano, kakamping ako, support ako para sa Pangulong BBM, para sa mga Pilipino with love. Pero it looks like they are all, ito o yung mga ganyang temerot. Pero it looks like they are troll accounts. So, ano na naman nila to? Pero sa TikTok, ano, sa TikTok sas, yung mga kilala namin doon ng mga kakamping, nagde-declare na rin talaga sila ng support kay BBM. Yung mga nakabardagulan namin at nakaaway namin ng wagas noon sa TikTok, BBM supporters na sila ngayon. Siyempre nilapitan na yan. Ayan yung may mga following din. Oo. Alam mo naman magkano ang emehan. Oo. Ayan na, di ba? Kung magkano na rin yung emehan. Alam nyo, bullshit yun eh. Alam nyo, natatawa lang ako dito eh. Kapag wala nang mabato, biglang babanat na, magkano ba imehan? Magkano ba yan? Bakla. So, ang tanong ko dito, naligo na ba kayong dalawa? Naghugas na ba kayo ng palmolive? De, seriously mga kababayan, itong si Joey Cruz naman, kaibigan ko naman yan eh. Ewan ko lang kung ngayon, kung magkaibigan pa rin kami hanggang ngayon, di ba? Pero kaibigan ko naman yan. Di ba? Well, nakita ko talaga nung election nung 2022. Talaga nakikipagbardagulan talaga 'yan si Joey, si Coco ba 'yon? Kalimutan ko na. Basta 'yon sila. At yung kabardagulan talaga nila, mga kakamping din. So kilala talaga ni Joey Cruz kung sino yung mga kakamping na sa TikTok. At ngayon nakita rin talaga ni Joey Cruz na talagang yung mga kakamping talaga na nakabardagulan nila. Pwede nyo ba ako maging friend? Nagugas ka na ba? Nagugas ka na ba, Mark, ng palmolive? Hugas ka muna ng palmolive. Ay, si Mark Ramos, kaibigan natin yan, ha? So, nawala tuloy ako si Mark kasi. So, ang punto nga dito, mga kababayan, kilala ni Joey Cruz kung sino yung mga kakamping sa TikTok. So, ngayon, nasabi nga ni Joey Cruz, yung mga dating kakamping na kabadlagulan na namin, nag-declare na nga na susuporta sila kay PBBM. So, hindi to fake news, mga kababayan. Hindi to fake news na may mga influencer talaga na PBBM supporter. Pero, talagang kakamping pa rin. Hindi naman talaga ito na ano eh, 280 degree turn eh. Hindi ganun yung nangyari eh. Well, kasi nga, kakamping sila dahil naman sa, kung matatanggal si PBBM bilang presidente, ang papalit si Sara, wala silang choice kundi mag BBM supporter. Pero pumipitik pa rin kasi minsan. 'Di ba? Pumipitik pa rin sila minsan at nakikita ko rin talaga 'yon. Pero at least itong mga kakamping na 'to, pag pumitik sila, kapag bumatiko sila, constructive. Base 'yun sa ideology nila, base 'yun sa paniniwala nila. Hindi po katulad ng mga DDS na 'to, nakatulad nga po ni SAS at saka ni Miss Hilod. So magbigay tayo ng isang example, no? So ito, nakita ko to sa TikTok. Si Dat Pati Bau. Yan. Minsan pumipitik pa rin to, eh. Tinawag niyang bobo si PBBM ngayon, eh. Pero ano pa rin? Pero PBBM supporter siya ngayon. Ito to, panoorin natin to, ha. Teka lang, panoorin natin to, ha. Sige, sige. Nagtataka si Forgotten Sins, bakit dati binibigay kayo sa mga Marcos? Bakit yung mga dating pink, kakampina ni Marcos? Personally, alam mo, Forgotten Sins, na bibilib ako dun sa ginagawa ni Marcos. Kasi ngayon ha, hindi bilang agriculture secretary talaga. Pero pagdating sa foreign relations, pagdating sa West Philippine Sea, nabibilib ako sa katapangan na ginagawa niya. Hindi siya natatakot sa China, di ba? Mas malapit ang plataforma niya ngayon sa kandidatong binoto ko. Noong una kasi, di ba, ang sabi ni continuity, naman namang ayoko ng continuity ni Duterte, di ba? Hindi ako naniniwala sa all-out drug war na wala naman talaga nangyari. Hindi ako naniniwala na magpakatuta tayo sa China. And these are the things na inayos ni BBM. Hindi siya nag-continue dun sa sinabi niya continuity. I'm pleasantly surprised. Although there are things pa rin that I don't agree with, like his travels, di ba? But I see that at least pagdating sa West Philippine Sea, pinilinundigan tayo ng isang Bongbong Marcos. Yun lang yun. Ayan ha, so kakamping yan. Kakamping talaga to.
Okay. Tapos, meron pang isa. Ito, kilala nyo to eh. Si Patrick. Natawa ako dito kay Patrick eh. Kita nyo, Aquino na kaagad. Aquino talaga eh. Kilala nyo si Patrick, di ba? Press 1 nga. Sa nakakakilala kay Patrick, lakihan natin. Press 1 na. Ito, hanggang ngayon, kakamping pa rin talaga yung ano niya. Kakamping pa rin talaga yung Facebook account niya. Kakamping pa rin yung nakalagay. Tapos Patrick Aquino, no? Kaya pala dilawan kasi nga Aquino. Sinong nakakilala kay Patrick? Wala nakakilala kay Patrick. Sige, ito para mas maganda. Panoorin natin itong sinabi ni Patrick. At ngayon, binanatan niya ngayon si Maharlika. O, kilala nyo, di ba? O, may mga nakakilala kay Patrick. Okay. Actually, minimessage ko to eh. Sabi ko nga, umakit ka nga sa akin. Ayaw eh. Ayaw umakit eh. Ito, panoorin natin si Patrick at dito, binanatan niya si Maharlika. Okay, sige. Ito ang ginagawang pambabastos at pambabalahura ni Maharlika Bolyakera sa Presidente ng Pilipinas at sa First Lady. Mamaya, mapapanggam po natin ang mga ginawa niyang pambabastos, no? Yung kanyang, hindi na po pambabatikos yun eh, pambabastos na po, no? Mapapakinggan po natin and then mamaya, mapapakinggan din po natin siya na tila nang hihikayat ng mga kakampink at humahanap ng kakampi mula sa mga kakampink. Nananawagan na kalampagin daw natin sa Atty. Lenny na tila humahanap siya ng kakampi para may kasama siya sa ginagawa niyang abastosan at pambabalahura sa presidente. Diba? Grabe. Sobrang hindi nakatanggap-tanggap yung mga binitawan niyang salita. Lagi kong sinasabi, ako ay hindi sumuporta kay BBM. Ako po ay isang kakampink. Pero hindi naman din po natin dapat tinotolerate at pinapayagan ang ganitong kabalahura, no, na paraan ng pagsasalita sa presidente ng bansa. No? Considering na sila yung bumoto kay PBBM, kaming mga kakampink, hindi kami sumuporta kay BBM. No? Pero mamaya, ipapakita ko po sa inyo kung bakit tameme at pahiya itong taong ito sa kabila ng pinagagawa niya, pinagsasabi niya sa First Lady at sa Pangulo ng Pilipinas, eh, hindi nagbunga ng maganda yon. Bagkos, yung nagawa ni BBM, ipapakita ko po sa inyo. No? Pero bago yan, pakinggan niyo po ang panawagan niya sa mga kakampink, no? Sa mga binoto ng mga kakampink. Kaya kayo, mga kakamping, mga dilawan, singilin ninyo ang mga taong sinuportahan nyo. Singilin ninyo si Lenny. Singilin ninyo siya, bakit tahimik siya? Di ba galit siya kay Marcos? Ang bunga nga ni Lenny dati, diktador, hindi na natating hayaan makabalik. Bakit tahimik yung mga leaders na sinuportahan ninyo? Singilin nyo ang mga artista na kumampi kay Lenny, ang dami nila dyan, bakit tahimik sila? Ibig sabihin, nung time lang, during the campaign sila maingay kasi what? They are bayad dahil may talent fee sila. Kaya tumahimik sila after election at hindi po yan ang pamamaraan ng tunay na nagmamahal at nakikipaglaban sa taong bayan. Kung meron man nagmamahal sa bayan dito, kayo na hanggang ngayon ay nandiyan sa piling ko at magkasama tayo dito dahil pareho tayong layunin na hindi tayo magkakampi sa politiko kundi magkakampi tayo sa katotohanan at lalabanan natin ang pambabagoy pangahayop nila sa atin. Ayun, napakinggan po natin ano. So bilang reaksyon, sa dinami-dami ng balahurang sinabi mo na parang mga basurang lumalabas sa bibig mo, kabastosan, sa palagay mo, sasama sa iyo ang mga kakamping? Sa palagay mo, makikinig sa iyo ang mga kakamping sa panawagan mo? Yung mga artistang sinasabi mo at si Atty. Lenny Robredo, lahat sila ay busy sa pagtulong sa Pilipinas. Somehow, tumutulong sa kasalukuyang gobyerno. So sa tinagal-tagal na, no, sa araw-araw na ginawa ng Diyos na ganyan si Maharlika Bolyakera, ganyan ang ginagawa niya sa social media. Ganyan ang sinasabi niya. Pambabalahura, basura ang lumalabas sa bibig, kabastusan. Anong napala ng mga Pilipino sa mga pinagsasabi niya? Anong napala ng bansa? Dahil lahat naman ng akusasyon niya, walang pinatunguhan. Puro akusasyon. No? May pinapakita siyang mga picture, ebidensya, anong nangyari? Napatunayan ba niya sa korte? Kaya minsan hindi natin, ako personally, hindi ko maiwasang isipin, ginagawa lang ba ito ni Maharlika for the views? Yung mga binipitawan niyang salita, yung mga title niya, yung bansag niya sa mga tao, sobrang disrespectful. Ganyan ang ginawa niya kay Atty. Lenny Robredo noon. Binastos niya, binalahura niya. Kung ano-anong bansag ang sinasabi niya kay Atty. Lenny Robredo at sa mga kaalyado nito. Tapos ngayon, mananawagan ka sa mga kakamping, nanghihingi ka ng suporta, engot lang ang susuporta sa'yo. No? Sa kabila ng pinagagawa mo, ng pinagsasabi mo, pambabastos at pambabalahura sa presidente, no? Ito ang napala ng Pilipinas mula sa presidente. No? Ito, investment mula sa USA. Basahin nyo, hindi yan galing sa website ng Pilipinas, ha? Galing yan sa website ng gobyerno ng Amerika. Don't get me wrong, mga kakamping, no? Huwag nyo po akong apulaan at pag-isipan ng masama. Gusto ko lang ipamuka sa babaeng ito na si Maharlika Bolyakera na walang napapala ang Pilipinas sa ginagawa niya sa araw-araw na pambabastos at pambabalahura. Gusto kong ipamuka sa kanya na ito yung nagagawa ni BBM. And then mamaya ipapakita ko sa inyo yung nagagawa ni Atty. Lenny Robredo na gusto pang istorbohin ni Maharlika Bolyakera na nananawagan sa mga kakamping. Eh yung ginagawang pambabastos sa kanya
at sa kanyang asawa, sa First Lady. Wala pa akong narinig sa kanila na pagganti or pagsagot doon sa ginagawang pambabalahura. Kaya minsan, no, parang kahit ikaw hindi mo gusto sa BBM, sa nakikita ko sa pinagagawa ng mga ito, parang kahit hindi ko sinuportahan sa BBM, parang gusto ko na siyang ipagtanggol. At gusto kong ipamukha sa kanila yung hindi nila na-appreciate ng mga nagagawa ng Pangulo ng Pilipinas ngayon. O, di ba? Galing sa kakamping yan, ha? Buti pa nga itong mga to, eh. Di ba nakakapag-isip ng maayos, eh? Eh, yung mga DDS. O, kita nyo nga, di ba, antay BBM yan nung eleksyon. Pero ngayon, nag-promote pa talaga. Tiyan nyo, ginagawa ni BBM, oh. May mga investment, oh. Gumaganon na nga, eh. Hindi, nagulat lang talaga ako. Kasi matagal ko na po talaga napapansin yan. May mga nakikita na nga po ako mga comment na dati akong kakamping pero PBBM supporter ako ngayon. Okay, very good. Yun nga po kasi, hindi ko nga po masyadong pinapansin yung mga yan. Eh ngayong kanina, nung nag-scroll ako, dumadami na pala sila. Hindi lang yan, marami pa yan. Sa TikTok, marami sa TikTok. Di ba? So, makita natin dito mga kababayan na nag-iisip ng maayos pala itong mga to. Di ba? Pero mga kababayan, nakita naman natin na sumusuporta sila sa ating presidente, pero hindi talaga din natin may iwasan na pumitik din sila sa presidente. Pumipitik pa rin sila. Napapansin ko yan, pumipitik pa rin. Pero at least ang sinasabi nga natin dito, constructive naman yan. Hindi po katulad ng mga DDS. Kumbaga, ang paniniwala ko nga dito, based on my own opinion lang, no, kung mag-criticize itong mga kakamping, para sa paniniwala nila na mag-improve pa si PBBM, base pa sa paniniwala nila. Pero po kasi, yung sa mga DDS po kasi, hindi ganun. Sa mga DDS naman kasi, hindi sila nagbabatikos para makatulong, bumabatikos sila para pabagsakin yung presidente. Pabagsakin. Ang punto nga ng mga DDS dito ganito eh. Ano eh? Patutunayan, gusto lang talaga nila patunayan na tama sila. Kahit po na magkanda hetot-hetot na po yung bansa natin, importante mapatunayan lang nila na tama sila. 'Di ba? Kasi ang punto dito, ang gusto nila siraan yung presidente para patunayan lang na tama sila. So ganun lang sila, ganun yung style nila. So medyo nabobobohan lang talaga ako ng konti. Madami yan. Pero yung pinakabobo talaga dyan, yung PL. Yung ka-PL, sobrang bobo nun. Bobo talaga nun. Meron pa yan. Marami yan. Maraming mga bobong DDS. So yan, no? So, pero in short, mga kababayan, syempre, iba yung kulay ng politika ng mga to. Iba pa rin yung kulay ng politika ng mga taong ito. So hindi talaga natin aasahan na 100% na magiging kakampi natin sila. Totoo 'yon. Yung aasa tayo na ay mga kakampi na namin, hindi ako naniniwala sa ganun. Malabo mangyari 'yon. Well, sa ngayon ang akin lang, ito lang, pag may nakita tayong mga kakampi na ganyan, 'di ba, critic pa rin ni PBBM pero suporta sa presidente, 'di ba? Sa akin lang, wag na lang awayin. Pabayaan na lang natin sila. Okay na 'yan. Importante na inis ninyo yung mga DDS na tanga. Oo. Pambansang dilista ng Davao. So 'yan mga kababayan, no? So diyan po sa 900, diyan po sa 1,900 po na nanonood. So hindi pa po nakakapag-like. Palike na lang po ng video po na to. Diyan po sa team replays. Ano masasabi niyo nga po dito? Nag-a-agree din po ba kayo sa akin na itong mga kakamping ngayon na nagbigay na nga ng suporta kay PBBM na kahit pumipitik sila sa presidente, pabayaan na lang natin. Kasi constructive naman yun at base naman yun sa ideology nila. Hindi po katulad ng mga DDS na paninira talaga. Di ba? So yan, no? So paki-comment lang po sa baba at binabasa ko pong lahat yan. So thank you po mga babae. So thank you po, no?